Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay verb te kore. Para saan po ang pattern na ito? Basahin po natin ito. Is the plain form of te kudasai and is used for making a request. Is used only by men. Can be used to ask someone to do something for you. Commonly used when a senior is asking something of a junior. Ang verb te kore, ito daw po ay plain form ng te kudasai. Napag-aralan na po natin ito sa mga naunang lesson po natin. At ito daw po ay ginagamit upang makagawa daw po tayo ng request o mga kahilingan. Ang gumagamit lamang po nito ay mga lalaki. Ito daw po ay maaari nating gamitin sa isang tao para hilingin ang isang bagay na gawin ito para sa iyo. At ang karaniwang gumagamit lamang po nito ay mga senior sa kanilang junior. Pero po, kapag tinanggal niyo po yung kore at verb te form na lamang ang natira, ito po ay maaaring gamitin ng babae at lalaki. Kapag nagkaroon lamang ng kore, ang verb te form natin, ito lamang po ay para sa mga lalaki. Example po tayo. Tetsu date kudasai, please tulungan mo ako. Gagawin po natin siyang tulungan mo ako. Kunin po natin yung tetsu date. Tapos ang kudasai, papalitan po natin ito ng kore. Naging tetsu date kore, tulungan mo ako. Next po natin ay nimotsu o oroshite kudasai, please ibaba ang bagahe. Gagawin po natin siyang ibaba mo ang bagahe. Nimotsu o oroshite. Tapos yung kudasai, papalitan po natin ito ng kore. Naging nimotsu o oroshite kore. Ang next example po natin ay mado akite kudasai, please buksan ang bintana. Gagawin po natin siyang buksan mo ang bintana. Tapos yung kudasai, papalitan po uli natin ng kore. Naging mado akite kore. Ang next example po natin ay kono nimotsu wa jama desu. Itong bagahe ay nakaharang o kaya istorbo. Katadzukimasu, liligpitin. Gagawin po natin siyang itong bagahe ay nakaharang kasi ligpitin mo. Sulat po natin ito. Dahil po ang kore, ito po ay plain form, kaya po ang buong sentence natin ay magiging plain form. Hindi po natin ilalagay ang des. Papalitan po natin ito ng da. Dahil ang jama, ito po ay noun, kaya da po ang ating ipinalit. Tapos, dahil mayroon po tayong salitang kasi, magkakaroon po tayo rito ng kara. Tapos, ang katadzukemasu, gagawin po natin itong verb te form. Ito po ay group 2 dahil naka-airline. Kunin po natin ang katadzuke. Tapos maglalagay lang po tayo or mag-add po tayo ng te. At ang kapalit ng ano natin, ang kudasai ay si kore. Basahin po natin. Kono ni mutsu wa jama dakara. Katatsukete kore. Example pa po tayo. Kono kami wa irimasen. Itong papel ay hindi kailangan. Sotemas, itatapon. Gagawin po natin siyang itong papel ay hindi kailangan kasi itapon mo. Or kaya naman itapon mo na. Sulat po natin ito. Kono kami wa. Tapos ang irimasen, papalitan po natin ito ng plain form. Kasi po si kore ay naka-plain form po ito. Kaya yung buong sentence niya ay magiging plain form po. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Kunin natin yung i. Yung ri, papalitan po natin ng ra.
Tapos ang plain form ng masen ay nai, naging iranai. Tapos may salita po siya ritong kasi kaya magkakaroon tayo ng kara. At si Sotemas, gagawin po natin itong te form. Ito po ay group 2, naka-airline. So te, tapos ilalagay po natin yung isang te para sa te form, naging sotete. Tapos yung ating kore. Basahin po natin. Kono kami wa iranai kara, sotete kore. Pattern number 4 na po tayo. Ang pattern number 4 po natin ay plain form to ite imashita. Use when conveying a third person's message. Ito daw po ang ginagamit kapag po tayo ay maghahatid ng mensahe ng ibang tao. Ang to imashita, ito po ay napagdaanan na po natin. Issues when quoting a third person's words. Ito po ay ginagamit natin kapag po tayo ay nagkukot ng salita ng ibang tao. Kumbaga po, sinasabi natin mismo kung ano po yung sinabi ng ibang tao. Dito naman po, tayo po ay naghahatid ng mensahe ng ibang tao. Example po tayo. Ito po yung magiging pattern po natin or basihan sa pagtatranslate. Ilalagay po natin sa unahan sino yung taong nagsabi. Tapos dito naman, ano yung sinabi niya. Gagawin po natin itong plain form. Ang example natin dito ay, sinabi ni Rai Sensei ay bukas alas 6 siya darating. Ang taong nagsabi ay si Rai Sensei. Tapos partikel wa. After ng partikel wa, ano yung sinabi niya? Bukas alas 6 siya darating or bukas alas 6 darating. Ang bukas ay ashta. Tapos ang alas 6 ay rokuji. Dahil oras po ito, maglalagay po tayo ng partikel ni. Ang darating or to come ay kimas. Gagawin po nating plain form. Ang plain form ng kimas ay kuru. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung to ite imashita. Basahin po natin. Rai sensei wa ashita rokuji ni kuru to ite imashita. Example pa po tayo. Sinabi ni Jonah ay kahapon pinadala ang bagahe. Ang nagsabi po ay si Jonah. Ang sinabi niya, kahapon pinadala ang bagahe. Ang kahapon po ay kino. Tapos ang bagahe ay nimotsu. Tapos particle o po tayo. Ang pinadala, naka-past tense po siya ay okurimashita. Gagawin po natin itong plain form. Ang okurimashita, ito po ay group 1. Tatanggalin natin ang ri, papalitan po natin siya sa grupo ng ichiri, ichiripta. Magiging okutta. Pagkatapos, ilagay na po natin yun. Basahin po natin. Jonasang wa kino nimotsu o okutta to ite imashita. Ang sinabi po ni Jonah ay kino nimotsu o okutta. Halimbawa po, nung sinabi ni Jonah ang salitang ito ay magalang. Halimbawa po, ang sinabi niya ay, ulitin ko lang po ito, gawin ko lang pong polite form. Kino nimotsu o okurimashita. Halimbawa po, ito po yung sinabi mismo ni Jonah.
Kung i-convey niyo po yung mismong sinabi ni Jonah, halimbawa itong magalang mismo ang gusto niyong ulitin, lalagyan niyo po ng bracket po ito para po malaman na ito po mismo ang sinabi ni Jonah. Kailangan pong makita po ito, magiging Jonah sangwa kino nimotsu korimashita to ite imashita. Ginawa niyo pong direct speech. Kapag indirect speech naman, gagawin mo po siyang plain form. Kalimitan, ito po ay ginagamit sa pagsusulat kasi nakikita po mismo ito. Kung papaano po natin pinaliwanag yung to imashita, pareho lamang po kay to ite imashita ang paggamit. Pananong po tayo. Halimbawa po may nagtanong sa atin na Kim sangwa nanto ite imashita ka? Anong sinabi ni Kim or si Kim ay anong sinabi? Halimbawa po ang sagot natin ay sabi niya malilate ng 30 minutes. Yung sanjupun o korimas, gagawin po natin itong plain form. Ang okurimas po, ito po ay group 2 kasi naka-airline. Mag-a-draw lamang po tayo rito. Tapos ilalagay na po natin ang to ite imashita. Ang sagot natin ay sanjupun okurero to ite imashita. Example pa po tayo. Dondon sang wa den wa de nanto ite imashita ka? Anong sinabi ni Dondon sa telepono? Halimbawa, ang sinabi ni Dondon sa telepono ay okutta shiryo mete kodasai. Gagawin po natin siyang ang sabi, tingnan or i-check ang pinadalang data or documents. Gagawin po natin itong plain form. Ang kudasai, papalitan po natin siya ng kore. Tapos ilalagay na po natin ang to ite imashita. Basahin po natin. Okuta shiryo mite kore to ite imashita. Pattern number 5 po tayo. Ang pattern number 5 po ay plain form to tsutai te tadakimasen ka. Use when politely asking someone to convey a message. Ito po ang gagamitin nating pattern kapag po tayo ay makikiusap ng magalang or polite sa isang tao para po ipahatid yung ating mensahe. Example po tayo. Bali po ang magiging pattern natin ay ito. Dito po sa unahan, dito po natin ilalagay kung kanino po pinapasabi. Tapos susundan siya ng particle ni. Pagkatapos po, dito naman ano ang pinasasabi. Dito po siya ilalagay. Gagawin po natin siyang plain form. Kung ayaw po natin siyang gawing plain form, lalagyan po natin siya ng bracket. Katulad din po siya ng to ite imashita or yung to imashita. Kapag magalang ang nilagay, lalagyan po natin ng bracket po rito. Tapos susundan siya ng to tsutai te tadakimasen ka. Basahin po natin ito. Ashita no kaigi wa sanji kara desu. Ang meeting bukas ay simula alas 3 po. Gagawin po natin siyang maari mo po bang sabihin kay Arisha Shacho na bukas ang meeting ay simula alas 3. I-translate po natin ito base po doon sa ating pattern. Kanino pinapasabi kay Arisha Shacho? Kapag sinabi pong Shacho, ito po ay president ng company. Pagkatapos nating ilagay kung kanino pinapasabi, lalagyan po natin siya ng particle ni. Tapos, ano yung pinapasabi? Ito na po siya. Ashita no kaigi wa sanji kara desu. Gagawin po natin itong plain form. Kopyahin po natin.
Dahil po ang kara ito po ay noun, magkakaroon po tayo ng da. Ang plain form po ng de sa noun ay da. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung tot so taytay tadake masengka. Basahin po natin. Arisha shachu ni ashita no kaigiwa sanji karada totsu taitai tadaki masenka. Maaari din po tayong maglagay dito ng salitang sumimasenga dito po sa unahan para po mas polite po yung ating sentence ng pakikiusap. Sulat po natin. Naging sumimasenga arisha shachu ni ashita no kaigi wa sanji karada totsu taitai tadaki masenka. Ito po yung example natin kanina na pinapasabi po natin kay arisha shachu. Yung sinasabi ko po kanina sa inyo na kung ayaw po natin na plain form ang ating sabihin at gusto po natin sabihin mismo yung polite way kung paano po pinasasabi sa atin. Katulad po nito, ashita no kaigi wa sanji kara des. Ito po ay may des kaya ito po ay magalang. Maglalagay lamang po tayo ng bracket para makita na ito po ay mismong nanggaling po doon sa taong nakiusap sa atin. Maglalagay lang po tayo dito sa dulo ng, ito yung pinaka-pattern po natin, to, tsutaite, itadaki masenka. Tapos, sa unahan naman po, kung kanino pinasasabi. Halimbawa po kay Arisha Shacho. Naging Arisha Shacho ni ashita no kaigi wa sanji kara des to tsutaitai tadaki masenka. Kung ano po mismo yung sinabi ni Arisha Shacho, halimbawa po nakamagalang siya, yun po mismo ang inyong sinabi. Kung ayaw nyo naman po at gusto nyo pong gawing plain form, ito po yung example po natin kanina. Pattern number 6 na po tayo. Ang pattern number 6 po natin ay to yomimas. Is pronounced as. Itatranslate po natin ang pattern na ito sa Tagalog na basa. Example po tayo, ito ay anong basa? Halimbawa po, mayroon kayong hindi mabasa, tapos tinanong po ninyo. Ang ito ay kore. Ang ay wa. Ang anong ay nan at nani. Kaya lang po, susundan siya ng particle to, kaya ang ano natin ay nan. Tapos, susundan siya ng to yumimas. Dahil po nagtatanong po tayo, mayroon po tayong Tagalog na anong, magkakaroon din po tayo ng ka. Naging, kore wa nanto yumimas ka. Halimbawa po, ito po yung kanji na pinababasa po sa atin. Nandito po yung pananong, dyan po natin ilalagay ang sagot. Ang kanji po na ito ay sensei. Ito po yung pinakasagot po natin. Pagkatapos, kukopyahin po natin yung to. Yumimas. Hindi na po natin isasama ang ka. Naging sensei to yumimas. Basahin po natin. Kore wa nanto yumimas ka. Sensei to yumimas. Sa Tagalog, sensei ang basa or ang basa ay sensei. Example pa po tayo. Ano ang basa sa kanjing ito or itong kanji ay anong basa? Ang ibig sabihin po ng itong ay kono. Tapos yung kanji. Ang ay wa. Tapos yung ating pananong na nan.
Yung yumimas, ito po ay pwede po itong maging indes. Gawin po natin siyang indes. Kunin po muna natin yung to. Yung yumimas, gagawin po natin siyang dictionary form. Tapos, magpa-plus indes po tayo. Dahil mayroon tayong ano or pananong, lalagyan po natin ng ka. Naging, kuno kanji wa nanto yumundas ka. Halimbawa po, ang tinatanong na kanji ay ito. Ang basa po sa kanjing ito ay kinen. Dito po natin isusulat. Nandito po yung pananong, dyan po natin ilalagay yung ating sagot. Dahil po ang tanong natin ay naka-indes, ang ilalagay po natin dito ay des na lamang. Hindi po natin kukopyahin po ito. Ang paggamit po ng indes kung paano po tayo sasagot ay napag-aralan na po natin. Basahin po natin ito. Kuno kanji wa nanto yumundas ka kinen des. Ibig sabihin, kinen po. Ang pantukoy po nating mga ginagamit ay maaari po itong mapalitan or mabago. Depende po ito sa layo po ninyo doon sa tinutukoy ninyo. Halimbawa po, palitan po natin ito ng sono. Sono kanji wa nanto yumundas ka. Ano ang basa sa kanji yan? Palitan po natin ng ano. Ano kanji wa nanto yumundas ka? Ano ang basa sa kanji yon? Pattern number 7 na po tayo. Ang pattern number 7 po natin ay to kaite arimas. It says, it is written. Ang pattern pong ito, itatranslate po natin sa Tagalog na nakasulat or may nakasulat. Example po tayo, may nakasulat na tumare or stop doon. Ang doon ay asuko. Tapos po, ang particle po natin dito ay particle ni. Dahil mayroon po tayong verb na arimas. Ang arimas po kasi kapag mayroong place, ang particle po sa place na yon ay particle ni. Isulat na po natin yung tumare. Pagkatapos po yung to kaite arimas. Basahin po natin ito. Asoko ni tumare to kaite arimas. May nakasulat na tumare doon. Example po tayo. Anong nakasulat doon? Ang doon ay asoko. Tapos, particle ni. Meron po tayong pananong na anong. Ang ating pananong ay nan. Dahil meron po tayong to, kaya hindi po tayo gagamit ng nani. Pagkatapos po, isusulat na po natin yung to kaite arimas. Ito po ay pwede rin po itong maging indes. Gawin po natin siyang indes. Ang arimas po, gagawin po natin siyang dictionary form. Magiging aru. Dahil po ang rules ng indes, dapat po naka-plain form. Dahil mayroon po tayong pananong, maglalagay po tayong ka. Basahin po natin. Asoko ni nanto kaite arundas ka. Halimbawa po, ang sagot natin ay tomare or stop ang nakasulat. Sulat po natin dito yung tomare. Kapag po gusto po ninyong kopyahin ito, itong arundes, gagawin po natin itong mass form. Hindi po natin kukopyahin yung indes. Ang aru, gagawin po natin arimas. Basahin po natin, tumareto kaite arimas. Pattern number 8 na po tayo. Ang pattern number 8 natin ay X, wa, Y, to you, imides. X means Y. Ibig sabihin po nito, ang X daw po, ang ibig sabihin niya ay Y. Ang usage po ng pattern natin is used to explain. Ang pinaka-meaning naman po ng pattern natin ay kahulugan or ibig sabihin.
Ito po yung pattern natin na gagamitin kapag po tayo ay magde-define or magpapaliwanag sa isang salita. Nandito po yung salita na gusto nating ipaliwanag at nandito po yung meaning ng salitang yon. Magbibigay po tayo ng mga halimbawa rito para mas maunawaan po natin. Example po tayo, ang ibig sabihin ng kinen ay bawal manigarilyo. Ang X po natin ay itong kinen. Tapos ang Y natin ay bawal manigarilyo. Kunin po natin yung kinen. Pagkatapos yung parte kalwa po natin. Ang Y natin ay bawal manigarilyo. Ang ibig sabihin po ng manigarilyo ay tabako soy mas. Dahil po mayroon tayong salitang bawal, ang tabako soy mas, papalitan po natin ito sa kinshi. Gagawin po natin dictionary form ang soy mas. Sulat po muna natin yung tabako o. Ang soy mas, ito po ay group 1 kasi naka-E-line. Papalitan po natin ito ng U-line. Naging su. Para maging kinshi, magpa-plus na lamang po tayo. Naging tabako sun na. Tapos, ilalagay na po natin yung toyu imides. Ito po yung X natin, ito po yung Y. Ibig sabihin po, ito po yung salitang kinen. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay naandun sa Y. Basahin po natin, kinenwa tabako sunna toyu imides. Ang ibig sabihin ng kinen ay bawal manigarilyo. Or, ang kahulugan ng kinen ay bawal manigarilyo. Next example po natin ay, ang kahulugan ng tachirikinshi ay bawal pumasok. Ang X natin ay tachirikinshi. Parte kalwa. Ang Y natin ay bawal pumasok. Ang pumasok po ay hairimas. Dahil meron po tayong bawal, ang hairimas, gagawin po natin itong dictionary form. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line. Papalitan po natin ito ng U-line. Magiging hairu. Para maging kinshi, lalagyan natin siya ng na, naging hairu na. Tapos yung toyu imides. Ito yung X at ito yung Y. Basahin po natin. Tachirikinshi wa hairu na toyu imides. Example pa po tayo. Arigato means thank you. Ang X po natin ay arigato. At ang Y po natin ay thank you. Tapos, isulat na po natin ang toyu imides. Ito po yung X at ito po yung Y. Basahin po natin. Arigato wa, thank you toyu imides or thank you toyu imides. Pattern number 9 na po tayo. Ang pattern number 9 natin, ito po yung pananong doon sa pattern number 8. Ang number 9 natin ay, do you imides ka? Ang ibig sabihin nito ay, anong kahulugan or anong ibig sabihin? Example po tayo. Halimbawa po, may nakita ka doon na kanji katulad po nito. Ano ang ibig sabihin ng kanji yon? Or, iyong kanji, anong ibig sabihin? Halimbawa po, malayo po sa atin ang distance nitong kanji na to. Ang ibig sabihin ng iyong ay, ano? Kanji po ay kanji.
Tapos ang I ay particle wa. Tapos po, isusunod na natin ang do iyo imi deska. Basahin po natin. Ano kanji wa do iyo imi deska? Ang pattern po ng ating pagsagot po rito ay manggagaling po sa pattern number 8. Ang pinaka-X po natin ay ito pong kanji na ito. Ang isasagot na po natin dito ay Y na lamang po, yung pinaka-kahulugan po ng kanji na ito. Ang kahulugan po ng kanji na ito ay bawal gamitin. Ang ibig sabihin po ng gagamitin sa positive po ay tsukaimasu. Gagawin po natin itong kenshi. Gagawin po natin siyang dictionary form. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Papalitan po natin siya ng u-line. Magiging tsukau. Tapos mag-a-add na lamang po tayo. Tapos po ilalagay na po natin yung pinaka-pattern po natin sa number 8. Ang to, iyu, imides. Basahin po natin. Ano kanji wa do iyu imides ka? Tsukau na to iyu imides. Ibig sabihin, ang kahulugan or ibig sabihin ay bawal gamitin. Conversation po tayo tungkol po sa kanji ito. Halimbawa po, sinabi ni isang, ano kanji wa nantuyumun desu ka? Ano ang basa sa kanji iyon? Sumagot naman si B, shiokenshi to yumimas. Shiokenshi ang basa. Nagtanong po uli si A, do iyo imides ka? Anong kahulugan o anong ibig sabihin? Sumagot si B, tsukau na to iyo imides. Ang kahulugan o ang ibig sabihin ay bawal gamitin or hindi available para gamitin. Halimbawa naman po, may mga nakita tayong mga signs or mga marks na hindi po natin alam ang ibig sabihin. Halimbawa po, katulad po nito, hindi natin alam ang ibig sabihin po nito. Nagtanong tayo ng, iyon ay anong ibig sabihin? Ariwa, do you imides ka? Tapos, ang sagot po niya ay, hairu na to iyo imides. Ang ibig sabihin ay bawal pumasok. Ipinaliwanag po niya kung ano po ang ibig sabihin ng sign pong ito.